Ginaya ko yung chicken inasal recipe ni Tita Sara. Yung kalahati niluto ko sa kawali and yung kalahati niluto ko sa air fryer. Ano kaya mas masarap? Hello everyone! For today's vlog, nag-grave nga ako sa chicken inasal na niluto sa amin ni Tita Sara dati. Uy, wait lang. Baka naman di ka pa naka-follow. Please don't forget to follow our page po, Alex Pablo Vlogs. Kaya for today's vlog, gagayahin nga natin yung recipe niya. Inuna ko na nga hugasan at hiwaan itong mga manok na gagamitin natin. Then kumuha nga ako ng tanglad, hinugasan ko ito. Then ngayon nga, ididikdikin natin ito para lumabas yung lasa. At ito nga daw talaga yung magpapasarap sa ating chicken inasal. Pagkadikdik nga natin ito, inilagay ko na nga ito dito sa ating mga manok. Then sarot naman natin ni pepper ito mga bawang. Pinitpit ko nga ito para mas mabilis balatan. Then sinet aside ko muna ito at mamaya ibe-blender natin yan. Sunod naman ay naghiwa nga ako nitong mga luya. And dinikdik ko nga din ito katulad ng mga tanglad kanina. Hiniwa ko lang na mas maliliit itong mga bawang. Then sunod naman natin ipe-prepare itong sibuyas. Madalas nga kapag nagmamarinate si tita na kahit ano man na gusto niyang lutuin, nakasanay na nga niya na itong mga sibuyas ay bine-blender niya. Kaya ibe-blender na nga din natin ito kasabay ng mga bawang. Yun nga lang, hindi pala ito gagana kapag walang kahit anong liquid na ilalagay. Eh sakto naman, pang mamarinate din pala natin dito ay Sprite, kaya Sprite na nga lang inilagay ko dito para ma-blender. Ang dami pa nga natira dito sa lagayan nang hinayang naman ako, kaya naisip ko nga nasa idin nga ito gamit ulit ang Sprite. O diba, effective naman ito dahil nasa id nga natin itong natira sa lagayan. Pinisaan ko din pala ito ng lemon at ayan nga, sumirit pa nga yung lemon dito sa mata ko. Napahilamos tuloy ako nang wala sa oras, kaya ayan, natuto na ako, nakapikit na nga ako habang pinipisa ko itong mga lemon. Bukod nga dito ay naglagay din si Tita Sara na salt and pepper, kaya syempre ginaya din natin yun. And maglalagay rin pala tayo dito ng toyo. Bukod nga doon sa Sprite na nilagay natin kanina ay maglalagay nga din tayo dito ng brown sugar pang patamis. Yung chicken inasal nga po na ito, ginaya ko lang dun sa recipe ni Tita Sara. And sobrang sarap nga nun, nagkikrave ako para doon at sana nga maging kalasa nito yon. Hinalo ko nga lang ito mabuti, then tatakpan na nga natin ito ng plastic wrap at imamarinate nga natin ito overnight. Mas matagal po, mas okay para mas manikit nga yung lasa nito sa mga manok. Naitago ko na nga po ito sa rep overnight at kinabukasan, ito nga po ilulutuin ko para sa aming lunch. Mahirap pa po ako sa labas ko nga ito ng bahay iihawin, kaya naisip ko na itry ko na nga lang na lutuin yung kalahati sa kawali and lutuin naman yung kalahati sa air fryer. And titingnan ko nga kung ano yung mas magiging masarap. Una nga ay naglagay muna ako na 3 piraso dito sa kawali and sinet ko nga lang ito on medium heat. Then para naman dito sa ating air fryer, naglagay nga ako dito ng 2 piraso. Wala pa rin kasi sila papa dito sa bahay, kaya naisip ko nga na mamaya pag pauwi na sila, tsaka ko na lang sila ipagluluto para mainit pa at bago luto. Pero maya maya nga lang habang niluluto na natin itong mga chicken inasal, ay tumawag nga si papa at sabi nga niya lutuin ko na nga daw ito lahat at iinitin na nga lang daw nila sa microwave kapag kakainin na nila mamaya. And sayang din naman sa kuryente kung maghihiwalay pa ng luto, kaya ayan, niluto ko na nga lahat. Tirandaan ko na lang din kung ano yung mga chicken na una ko nga naisalang para hindi naman mahilaw yung mga huli kong nailagay. And napansin ko nga din na parang mas una nga naluluto itong mga nasa air fryer. Binabantayan ko lang din pala yung pagluluto para sure na wala nga masunog. And mayat maya din pala ay binabaliktad ko ito kapag naluluto na nga yung kabilang part. In the meantime, magpe-prepare naman tayo ng ating sausawan para sa ating chicken inasal. Masasarap nga ang ating kain kapag merong masarap na sausawan. Naghiwa na nga ako dito ng mga sibuyas. Susunod ko na nga sanang ilagaya yung suka nang mapansin ko nga na naku, wala na pala itong laman. Pero okay lang yan at lemon na nga lang yung gagawin natin mamayang pampaasim. Ngayon naman ay naglagay naman ako dito ng 5 kutsarang toyo. Then para manamis na miss nga itong ating sausawan, nag-add nga din ako dito ng brown sugar. Then pinisaan ko na nga din ito ng lemon pampaasim. Depende naman na po sa inyo kung ano pa yung mga ibang ilalagay nyo dito sa sausawan at pwede nyo nga rin lagay ng sili kung gusto nyo na maanghang. Dito pala sa pagluluto natin sa kawali, nilagyan ko ito no mismo pinang-marinate natin at inaantay ko nga lang ito maubos at matuyo. Then ito namang niluluto natin sa air fryer ay medyo may sunog-sunog na part na nga, and yung itsura talaga nito ay parang inihaw talaga. Kaya hinango ko na nga din itong unang 2 niluto natin kanina. Then after ilang minutes natuyo na nga din ito niluluto natin sa kawali. Finally, natapos na nga po lutuin itong ating mga chicken inasal. O siya, nagkikrave na talaga ako para dito, kaya tara, tikman na natin. Nagluto ako ng chicken inasal. Itong mga nandito niluto natin sa kawali. Ito naman, inihaw natin sa air fryer
Kung mapapansin nyo, magkaiba yung itsura niya. Mas mukhang inihaw. Ito nasa baba, yun yung sa air fryer. Kesa dito sa mga niluto natin sa kawali. And titikman natin kung ano yung mas masarap. Sayang nga sila tita, umalis sila. Pero mamaya papatikimin natin sila pagbalik nila dito sa bahay. Thank you Lord for the food. Unahin natin yung sa kawali. Okay, lutong-luto naman siya. Sana masarap yung timpla ko. Ginaya ko lang din yung timpla ni tita sa chicken inasal. Mmm, sarap. Super juicy. Nakaimpin buto. Ang sarap, tapos lasang-lasa mo yung tanglad. Masarap yung sa wallet. Try naman natin ngayon yung sa air fryer. Ay, nahulog ka. Pwede pa yan. Mmm. Masarap din yung sa air fryer. Actually, parang same naman siya ng lasa. Gawa ng isa lang naman yung timpla nito. Pero, parang mas juicy yung sa kawali compared sa air fryer. Parang mas juicy yung sa kawali. Mm-mm. Pero, mas gusto ko yung balat ng air fryer. Kasi yung air fryer, parang medyo may pagkasunog-sunog. Eh, diba ganun yung kapag inihaw? Yung medyo may, ayun, may mga sunog-sunog na part. Tapos, nilagyan kasi natin ito ng brown sugar, di ba? So, yung mga medyo sunog-sunog na part, parang ano siya, yung medyo sunog na asukal. Ang sarap. Pareho lang siyang mas masarap, guys. Sa itsura, mas gusto ko yung sa air fryer. Pero yung sa lasa, mas juicy lang yung sa kawali. Yeah, tastes the same. Tastes the same? Mm-hmm. The part of the chicken. Can I? Can I? One more daw ulit siya. Okay, then i-try okay, guys? Okay. Nang makauwi na sila papa, ito nga yung kanyang inulam at gutom na nga siya. And in fairness, nagustuhan nga niya ito. Sa pagmamadali ko nga magluto ng chicken inasal kanina, ayan, nakalimutan ko na nga uminom nitong Shepu Apu Bayou Glow Babe. Pero okay lang yan, dahil any time of the day, pwede naman itong inumin. O guys, hindi po hot water ang gamit ko. Sadyang ito nga lang yung mug yung una kong nakita sa cabinet. Kaya dito na nga lang ako nagtimpla. Pero cold water nga po yung gamit ko dyan, kaya medyo nahirapan ako at medyo nagbuo-buo nga yung powder. Pero hinalo ko na nga lang din ito mabuti para matunaw. And syempre, nilagyan ko din ito ng ice para mas refreshing inumin. Tinanong ko nga sila papa and mas nagustuhan nga daw nila yung niluto sa air fryer. Kaya yung dalawa pang manok na natitira dito ay yung niluto nga sa kawali ay iinit nga muna natin at iiho ulit natin sa air fryer. Habang iniinom at inuubos ko nga itong aking Shepu Apu. Alam niya na, makalimutan na po lahat. Huwag nga lang ang ating pampaglow ng skin. O siya, hanggang dito na lang muna po for today vlog. Please don't forget to follow my page po, Alex Pablo Vlogs. Thank you so much for watching.